What's up mga peeps? So nagbabalik na naman ako. So halos isang buwan din na nakalipas mula nung sumemp lang yung Z200S ko. So ngayon, ipapakita ko na siya sa inyo na 100% ano na siya. So mga paps, gusto ko sana i-share sa inyo kung magkano ba yung nagastos ko sa pagpapagawa ng Z200S ko, sa repair, sa mga ibang parts na pinalitan, so sa pag-repaint. So i-share ko lang para malay nyo, at least may idea din kayo kung magkano ba. So katulad nitong lever guard ko, so ang bili ko dito is 350 pesos lang, pang Mio. So sa online ko lang siya nabili. So compatible naman siya, plug and play na siya sa Z200S natin. So yun. Then itong shifter is, ito is pang Raider 150 yan. Hindi siya plug and play. So meron kang kailangan na mga bracket na ilalagay. So ang bili ko dito is 500 lang sa online. Tapos nagbayad lang ako sa mekaniko ng labor. Sa Tambucho naman, actually tropa ko lang yan eh, walang bayad yan eh. So ang nagastos ko lang dyan sa Tambucho yung 100 pesos na fiber. Bumili ko. So kung mapapanood nyo yung isa kong video na ginawa ko about dun sa how to refiber your muffler. So yun, 100 pesos lang ang nagastos ko dyan eh. So diba may dent siya, pero ang ginawa ng tropa ko, binaliktad na lang niya. So yung may damage na side, yun yung nakatago sa loob, para hindi makita. So yun, tapos nagpagawa rin ako nung clamp, yung nag-hold sa muffler. So kailangan yun, kasi nung nag-modified ako ng shifter, so nawala na yung tensioner niya eh. Nawala na eh, kasi dun sa stock na tensioner, nakatornilyo yung elbow dun sa may shifter. So yun, yung sa side stand niya, pinagrind ko siya eh, yung part, yung dito banda. Kasi mahirap kasi yung sa side stand natin eh, halos naka 6 PM siya yung direction ng side stand niya. So takaw tumba yun eh pag ganun. So at least ngayon nagiging 7 PM na siya, medyo pasubsob na siya, at least hindi na masyadong takaw tumba. So sa pagpaparefiber naman, so sa pag, kasi yung right side ng Z200S ko wasak eh, yung mukha, yung side fairings niya, pati yung ilalim, pati yung sa buntot, basag din yun eh. So ang kagandahan lang no, nakuha ko pa rin yung mga piraso niya eh. Kaya medyo hindi ako sinigil ng mahal nung gumawa. So ang nagastos ko lahat yan is umabot ng 3.5 kasama na yung repaint doon. 3.5 kasama na yung yun, repaint. So okay naman. Mas tumibay lalo yung fairings ko. Sa totoo lang kasi, manipis lang yung mga fairings ng C2S eh. So madali siyang magka-crack. Medyo malutong pa. So yun, pina-reinforcement ko na rin siya. So kaya sulit na sa halagang 3.5 yun. Plus doon is kasama na rin yung rear seat coil. So yun, selfish bike na ako ngayon. So tinanggal ko na rin yung angkasan. So yun, pinaginawa. So yung pagpapa-repair ko pala dun sa shock ko, dun sa fork. So kasi actually na-bend din eh yung dalawa. So medyo ang kinagandahan lang niya, ang kinaswerte ko is hindi nasira yung oil seal, kaya yun pa rin yung gamit ko. Bali ang nagastos ko sa pagpapa-repair niyan is 450, kasi pina-press namin yan eh. Kaya dumiretso pa. So nagawan pa naman ng paraan. 450 plus yung labor niya nung pinarepair ko yung sa front shock, 400. So ang nagastos ko lahat yun is 850.
So, doon naman sa mga decals niya, ang nagastos ko dyan is 500 pesos. So, okay naman yung sticker niya. Hindi siya tuklapin, makapal. High quality din talaga siya. So, yun, 500 pesos. So, yun, mga paps. Ride safe sa inyo. Kita-kits lang ulit tayo sa isa pang moto vlog. So,